Kings chapter 19 verses 1 to 9. Sige. Basahin ko na po. In verse 1, now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Elijah was afraid for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, what are you doing here, Elijah? So may God bless the reading of this word. So ayun po, makikita natin kung sino yung mga... Una, makikita natin kung sino yung mga characters po dito. Yun ay si Elijah, si Jezebel, at saka si Ahab. So, si Ahab, siya po yung current king ng mga panahon na to. And then, si Jezebel ay yung asawa ni Ahab. And then, if we read the, yung mga chapters before tong chapter 19, nabanggit doon na King Ahab was actually the most wicked na naging king doon. Kasi siya yung, kumbaga siya yung may pinakamasamang balak, mga ganun. And then, we know that in this time, they are worshipping yung Diyos-Diyosan nilang si Baal. So, and then, may kita natin na sa verse 2, si Jezebel, she actually sent a death threat to Elijah. Sabi niya, after 24 hours, mapapatay kita, sabi niya gano'n. Sabi niya, binigyan niya ng death threat, kumbaga na, made ever so severely if by this time tomorrow, sabi niya, I do not make your life like that of one of them. Sabi niya, binigyan niya ng death threat si Elijah dito sa part na to. So, bakit niya binigyan ng death threat si Elijah? Doon sa may chapter 18, parang si Elijah, hinamon niya yung mga false prophet. Sabi niya, parang sige, gumawa nga kayo ng offering, ganyan-ganyan. Tapos kung sumagot sa inyo yung Diyos-Diyosan nyo, sige, parang totoo siya. Ibig sabihin, totoo siya, ganyan-ganyan. And then, kapag hindi siya sumagot, sabi niya ganyan. Pero itong mga false prophet na to, tumawag sila sa kanilang Diyos-Diyosan na si Baal. And then yung Diyos-Diyosan nila hindi sumugot. And then sabi ni Elijah, parabang ininsulto niya yung mga false prophet. Sabi niya, oh siguro, sabi niya sa may verse, asan ba yun? Sabi niya sa, asan na yun? Eto. Sa may paulit-ulit na nagtawag sila, and then sabi ni Elijah, call on the name of your God but do not light the fire. But there was, tapos sa mga sumunod na verses, there was no response, no one answered. And then sabi ni Elijah, shout louder, sabi niya, kasi hintay, sige, kung sasagot yung Diyos-Diyosan niya. And then, so they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, and there were, as was their custom, until their blood flowed. So, hanggang sa yung sinugat na nila yung mga sarili nila, ganun, hindi pa rin sumagot yung Diyos-Diyosan nilang ito. So, itong si, and then, after nito, ito yung nanalangin si Elijah na yung sa rain, ganun. And then, sabi ni Elijah kay Ahab, sige, punta ka doon at ibalita mo yung nangyayari na magkakaroon na ng ulan, ganyan-ganyan. Pero itong si Ahab,
sinabi niya kay Jezebel kung ano yung ginawa ni Elijah. Sabi niya, si Elijah, pinagpapatay niya yung mga propeta mo. Sabi niya ganon, yung propeta mo, propeta na yung mga false prophet. And then, nung nalaman ni Jezebel yun, binigyan nga niya ng death threat si Elijah. So, ito yung situation ni Elijah. Meron siyang, he was being pursued by Jezebel kasi nga, siguro na threatened si Jezebel ganon, but kasi nga namatay yung mga false prophet niya. And then, itong si Elijah, what he did is, in verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. Si Elijah, tumakbo siya, tumakas siya, and then, nanalangin siya sa may verse 4. He was afraid and then, he even prayed that, I have had enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestors. Makikita natin dito yung sitwasyon ni Elijah na napaka, ang hopeless niya, kumbaga. Kasi, even si Elijah, alam natin, di ba, he was the man who did not die and because he was raptured by God. Pero, sino ba si Elijah? Isa ba siyang, yes, he was a man of God, but ano ba siya? Isa ba siyang anghel? Isa ba siyang ano? Pero, can we turn our Bible in James chapter 5, verse 17? Ayun. So, sabi dito, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Sabi dito sa James chapter 5, verse 17, Elijah was a human, even as we are. So, ibig sabihin, si Elijah, isa rin siyang tao na may kinakatakutan, na napapagod din si Elijah. And then, maybe nung time na to, pagod na si Elijah, kaya niya nasabi na, Lord, just take my life away kasi pagod na ako. I have had enough, sabi nga ni Elijah. Diba? Kung ikaw ba naman habulin ka ng kamatayan, kumbaga ganun, diba? Hinahabol na siya ng ano eh, hinahabol na siya ni Jezebel, a sword maybe, ganun. Marami na sigurong sinend si Jezebel to slander si Elijah. And then nung napagod siya, because Elijah is just a human, just like we are. And then sabi niya, I have had enough, Lord. He said, take away my life. Take my life. I am no better than my ancestors. Ito yung prayer ni Elijah na, instead of saying na, Lord, bigyan mo ako ng strength, Elijah just prayed na, Lord, just take my life away kasi pagod na ako. Ito na, tama na. Sabi niya ni Elijah, ayoko nang ma-experience to. Sabi niya ganun. Just take me away. Sabi niya ganun. But then, may kita natin kung ano yung answer ng Lord sa prayer ni Elijah na to. So verse 5, then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. And then verse 6, he looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Excuse me. And then verse 7, then the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Makita natin na ang sagot ng Panginoon ay iba eh. Iba yung pinag-pray ni Elijah. Sabi niya, Lord, just take me away. But then the Lord answered in a way na he provided food for Elijah. We see sometimes, dito sa, di ba, minsan sa buhay natin, kayo po mga nag-work, gano'n. Di ba minsan nakakapagod kasi hinahabol tayo ng madaming bagay ang humahabol sa atin. Yung mga responsibilities natin sa family, mga due dates, mga ganyan, yung mga bills natin, mga gano'n. And then sa amin na mga estudyante, gano'n, ang mga humahabol sa amin yung mga deadlines ng mga assignments, yung mga prof namin, yung mga modules, mga ganyan, sa mga high school, mga ganyan. So, minsan nakakapagod. And then our prayer sometimes, dahil sa kapaguran natin, minsan ang prayer natin nagiging ano na lang eh, Lord, ayoko na, magiging gano'n na lang. But then, ang answer ng Panginoon sa atin is, ano, sumasagot siya sa atin in a way that He provides for us. At dito sa hopeless time ni Elijah, God provided for him. Maybe alam ng Lord na kaya hindi sinagot siguro ng Panginoon yung prayer ni Elijah na just take my life away. Because alam ng Lord kung ano yung mas kailangan ni Elijah. And then, the Lord answers us. Kasi alam ng Lord eh, kung ano yung kailangan natin eh. So, the Lord answers us in a way na mas alam niya
Kasi alam na nga ng Panginoon. So, ang sagot ng Panginoon ay mas alam niya yung kailangan natin kaysa sa, actually kaysa sa sinasabi natin minsan, mas alam ng Lord kung ano talaga yung kailangan natin. He gives answers to our prayers na even better than what we prayed for. Just like what he gave to Elijah. Elijah prayed for an end to his suffering. But what did the Lord give him? The Lord gave him mas maganda yung binigay sa kanya ng Lord, kasi hindi na lang basta kinuha ng Lord yung buhay niya, kundi ang binigay ng Lord ay pagpapala talaga, kasi hinayaan ng Lord na makontinue yung buhay pa ni Elijah by giving him provisions nung mga time na to. Syempre, pagod na si Elijah, and then the Lord showed a miracle to Elijah by giving him by providing him food, by providing him yung pangangailangan ni Elijah no time na to. And then sa verse 8, sabi, he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. So yung pagkain na pinagkaloob ng Panginoon kay Elijah, it is actually not just a food, but it is a food na nagbigay ng strength kay Elijah to be able to travel for 40 days and 40 nights. Kung isipin mo yun, di ba? Parang, kung ako siguro si Elijah, parang, minsan mawiwindang ako. But then, it is a blessing kasi yung food na ito, it is just not a food, pero napaka-great kasi it is the reason why Elijah was able to travel for 40 days and 40 nights. So, wait lang. Asan na ba yung... Sa Psalms, can we open in Psalms 103? Sige, basahin ko po sa verse 11. From verse 11. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. So ito yung puso ng ating Ama sa Langit na meron siya. Ito yung puso na meron ang Panginoon. Ito yung ganto kalawak yung pagmamahal ng Panginoon, that as high as heaven is from the earth, ganun kataas, ganun din kalawak yung pagmamahal ng Panginoon, that instead na kunin na lang niya yung buhay ni Elijah, mas higit yung pinagkaloob niya kay Elijah na pagpapala, na he let Elijah to continue his life, ganun. Kasi hindi pa tapos yung journey ni Elijah . Marami pa siyang mga pagdadaanan, may mga mission pa siyang binigay ng Lord sa kanya, 'di ba? Inanoint niya pa si Elijah, mga ganyan. So, sometimes in a hopeless situation, when ang choice na lang natin is to just, 'di ba, minsan is to just ask the Lord na itigil na yung gantong kahirapan sa buhay natin. Pero ang laging sagot sa atin ng Panginoon ay, no, you have to get up and eat, because ang Lord mismo yung nagbibigay sa atin ng kalakasan na ganto. So, actually, it is one more thing. Sa may verse 4, Elijah also acknowledged himself as unable. Kasi sabi niya, Lord, hindi ko na kaya. Sabi niya, I have had enough. Take my life. I am no better than my ancestors. So, dito sa part din na pala ito, Elijah also acknowledged himself as, kumbaga, parabang hindi niya na kaya. Ano bang term doon? Unable. Hindi na niya, wala na siyang kaya. Ganun. He acknowledged, he surrendered himself to the Lord. So, ganun din. What we should do sometimes in our when we are on hopeless situations, angan lang natin isuko sa Panginoon talaga, that when we cannot do it anymore, when we cannot fight things anymore on our own, kailangan na natin siyang isuko sa Panginoon, and then the Lord ang bahala ng ayan
the Lord will be the one to handle it na. He will be the one to, siya na yung mamamahala eh. Just like what he did to Elijah, na imbis na kunin niya yung buhay niya, ang ginawa ng Panginoon ay bigyan siya, i-touch yung angel. And then, may kita natin eh, hindi lang isang beses na nag-provide ang Panginoon para kay Elijah, kundi he did not just tell Elijah na, Elijah, just get up and eat because you can do it and I am with you, ganun. Kundi he pursued Elijah because twice, it was mentioned twice that an angel touched him and said, and then sa verse 5 yun, and then sa verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat. Get up and eat. Ito yung ano, ito yung pagpo-pursue ng Panginoon kay Elijah. So, ayun. So, the Lord, hindi niya tayo hinahayaang mag-give up lang ng basta-basta. Kundi the Lord is the one, once we surrender na, once we admit to ourselves and to the Lord that we cannot do it, that we are hopeless, nasa hopeless na situation na tayo, ang ginagawa ng Panginoon ay pinipursue niya tayo. O, di ba? Ang Panginoon pa yung nagpapursue sa atin. How blessed are we? Kasi ang Panginoon nagpapursue sa atin. Hindi, si Elijah, hindi naman siya lumapit sa Panginoon para bigyan niya ng, para humingi ng tulong. Kundi ang sabi lang niya, just take my life, sabi niya ganun. But the Lord pursued Elijah. So, just ganun din ang Panginoon sa atin. Sabi nga sa Psalms, di ba? As a father is concerned to his children. Ganun din. So is the Lord. Wait lang. So is the Lord concerned to those who fear him? Sabing ganun. So, ito eh. Ito talaga yung, ito yung gusto kong i-share sa inyo po. Yung, kung ano ba talaga yung puso ng ating Ama sa langit. That, when we are hopeless, the Lord is not allowing us to just give up. The Lord is not letting us to just let everything go and bumitaw na lang, bitawan lahat ng mga bagay, kundi the Lord is pursuing us and providing us, strengthening us sa para maharap natin yung ganitong klaseng mga problema. Kasi ayun, sa verse 13 ng Psalm 103, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Ito po yung puso ng ating Ama sa langit, that whenever we are hopeless, whenever we are exhausted by the things that are chasing us, ganun. Hindi ko po alam kung ano yung, kung meron ng hahabol sa inyo, mga ganyan. Kung may mga bagay bang nakakapagpapagod sa inyo, may mga bagay bang nagbibigay ng exhaustion sa inyo. The Lord's answer is not, hindi just take my life away, hindi ganun yung response ng Panginoon, kundi the Lord responds to us in a way that He pursues our heart, and then He, ang ginagawa ng Panginoon, He provides for us, and then He strengthens us. And we reach the mountain of God. Sa, yung Horeb po kasi is the mountain of God, and then it is where Moses met the Lord also. So, ano po, dapat ano, gusto ko lang kayong encourage that when we are in hopeless times, just like syempre ngayon may pandemic, mga ganyan, mga sari-saring mga problema yung dumarating sa buhay natin, mga family problems sa trabaho, sa school, ganyan, even may mga taong nagpo-pursue sa atin, di ba? Just like may mga tao na pursue sa atin na hindi naman natin alam kung bakit nila tayo pinupursue, ganun. Wala naman tayong ginawa, excuse me, wala naman tayong ibang ginagawang masama. Parang si Elijah, ano pang ginawa niya masama eh, tama nga actually yung ginawa niya. But sometimes we are being pursued by the people who, na parang alam mo yun, yung mga ginagamit ng kaaway para lang ano, para lang i-let us down, ganun. But then the Lord is always there for us. He is reminding us that the Lord is there to strengthen us, to upang bigyan tayo ng chance sa buhay na ito, na to prove His love for us. Ayun po. So, ayun lamang po. Another, ito lang po. Gusto ko lang pong banggitin ito. Sa Deuteronomy 31 verse 6. So, lang pong banggitin.
Ayan. Sabi, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Gusto ko lang pong iwan tong verse na to. Kasi when times like these na dumaan tayo sa pagsubok na to, na katulad ng dinaanan ni Elijah, ito yung panghawakan natin na mahal tayo ng ating Ama sa langit. And then, we should be strong and courageous. And to take everything with courage, to face everything with courage. Because not because kaya natin, kundi because the Lord is with us. And then, it is His promise that He will never leave us nor forsake us. Kaya, ayun po, patuloy lang po nating panghawakan yung salita ng Panginoon na even in hopeless times, kayang mag-provide ng Panginoon, kaya tayong palakasin ng Panginoon, at kayang-kaya tayong isave ng Panginoon sa mga ganong bagay. So, ayun lamang po yung gusto kong i-share. So, yun. Thank you, Ray. Galing-galing. Ah, yung presider po. Ayan, question na. Mag-question na yung presider. Pero naman yung presider daw. Ring, ilang taon ka na? Si Ate Ruth na nakapolka dress. Ano po? Ilang taon ka na? 11? Joke. 18? 18 po. Actually, I'm so blessed kasi ano yung sa age kasi ng mga ganyan, parang hindi mo maano na yung sa mga pagganyan sa mga pag-share, di ba? So blessed kasi ganda ng topic. Although simple lang siya, pero napaka meaningful. Then tawag doon, sobrang nakaka-bless. Kaya 'yun, salamat sa buhay ni Ray. Kasi ginamit siya ng Lord sa atin to remind us. Kasi ako din even me actually. Ay, additional ko lang din dun sa may mga times na parang again na sinisisi ko rin si Lord sa mga nangyayari sa life ko. Hindi sinasabi ko, Lord, bakit ganito? Parang wala naman Diyos. Kasi sa sobrang daming sunod-sunod na pagsubok sa yung mga pangyayari sa buhay ko o sa buhay ng mga ibang tao na nakakilala ko din. Sabi ko, Lord, ba't mo pinaparanas to? Ganun. Ba't mo ginagawa yung mga gantong bagay? And then, I realized na tawag doon, nililimay pala tayo ng Lord din na lumapit sa Kanya. Nililimay tayo ng Lord na magkaroon din ng time sa Kanya kasi nung experience ko din to mga nakaraan din na parang wala na akong ganong time kay Lord. Yung sobrang busy na tapos hindi na nakapag-pray. Pero yung problema, sunod-sunod. Yung struggle, sunod-sunod. Kaya pala naisip ko din, sabi ko, kaya siguro Lord, sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung Tapos hindi ko nakikita yung gusto mong gawin sa buhay ko kasi nakikita ko yung problema, hindi ako nakapokus sa'yo. Yun, dun pala sa mga bagay na yun, nire-remind na ng Lord ako that time na lumapit din ako sa Kanya. Kaya yun, sabi yung last na sinabi niya, di ba, yung verse sa Jeremiah 29:11, di ba? Di ba? Doon pa lang, di ba? Alam mo yung nandun ka na sa paghihirap, pero hindi pala plano ng Diyos na pahirapin ka. Hindi pala plano ng Diyos na maramdaman mo yung ganun bagay. Kunyari, kung nasasaktan ka today, hindi pala yun yung plano ni Lord. Kumbaga, ang plano niya is maging pagpagtagumpayan mo kung ano yung naramdaman mo today o kung ano yung mga naging problema mo.
So, yun, sobrang bliss. Tapos, nakakaano. Kasi, mga ganyang age ni Ray, parang dati, yung sa panahon ko, panahon pala. Sa panahon tuloy. Sa yung time ko before, hindi ako ganyang kaano. Hindi ako ganyang magsalita. Pero, yun, praise God. Kasi, tuloy nga na, si Lord yung kuminos. Tapos, yun. Ganda. Thank you, Ray. Thank you din po. Gusto ko lang din po i-share. Actually, itong passage na to, I put myself in the situation of Elijah because I was also pursued sa gantong age. May mga problems din po, especially sa family namin, mga ganyan. There are problems na nagpurpose sa akin. And then I read this passage and then I was really reminded that, oo nga pala, the Lord can do miracle things even if in hopeless situations na meron ako. Iba yung kayang gawin ng Panginoon sa akin na mas higit pa sa kaya kong hilingin sa Kanya. Kasi sometimes, sa kapaguran, ganun, sometimes may resort, yung last resort ko na is to just, Lord, parang stop me, ganun. And then the Lord revealed me na, no, what I can do is better than what you've prayed for, ganun. So, ayun lang, kaya sobrang naging buhay din po din talaga sa akin tong passage na to. Kaya yun din po yung shinare ko. Actually, hindi dapat ito yung shinare ko, pero ayun, shinare ko na kasi, ayun, ang ganda lang din po kasi. Wow, daming topic, daming prepared na prepared. Partida pa yun. Next week ulit. Next week ulit. Yung kaya kahit 1 month straight. Pwede. Okay, who's next? Tol, baka may tanong ka, Tol. Sige. Ito lang, sorry. Sinabahan sa tanong. Ano? Joshua, mamaya ka na sa para makaisip kami. Siguro yung una, ano yung ginagawa nyo kapag, paano nyo, katulad di Elijah, syempre, or halintulad nga sa kahit sa panahon natin na napapagod tayo sa mga ginagawa natin or nakikita natin yung mga capabilities natin. Sa mga kahit mga simpleng gawain lang or sa pang-araw-araw, paano nyo nakikita yung sarili nyo na nagtitiwala kayo sa pang... Hala, tinanggal ko na yan. Sino pong unang sasagot? Hindi, paano nyo nakikita yung sarili nyo na nagtitiwala kayo sa Lord sa gagawin nyo, halimbawa, today, or nagtitiwala lang kayo sa sarili nyo? Okay? Paano nyo siya na-differentiate? Ano yun? Basta tol, ano yun? Na-depreciate. Or yung pagkakaiba sa inyong sariling paano niyo siya nasasabi or paano niyo nakikita yung sarili niyo ganyan? Si Ruth daw magbo-volunteer, unang sagot. Maka-aircon sa walamin. Ako na lang, unang sasagot sa tanong. Ayun. Game. Ako, kasi yung word na trust, malapit siya sa word na faith. So, yung faith kasi, or yung trust, pagtitiwala sa Lord, ito ay, para sa akin, hindi lang siya intellectual agreement. Sa ganun. So, ako, I can say that I fully trust the Lord.
when, di ba, faith comes from hearing the word, the message. When I have yung word of God, kasi, ano nga eh, yung kanyang word, yun yung bibigay ng guidance and which lead us throughout the day. So, ano, para sa akin, I cannot say that pag, ano, pag hindi guided ng word, mahirapan tayo magtitiwala sa Lord kasi through His word, sa kanyang mga salita, doon siya nangusap eh. Nangusap ang Lord sa pamagitan ng kanyang mga salita. For example, mayroong needs, may pangangailangan. And then, di ba, pag mga ganong circumstances, eh, lagi naman tayong bumabalik sa word of God, sa salita ng Lord. So, kung ano yung nare-receive natin sa word, promises or either warning or command, doon tayo mag-base at doon tayo mag-trust sa kanyang mga salita. Kaya ano eh, I madi-differentiate ko trust the Lord when I defend in His word, in His promise na nare-receive ko daily. Well, tapos ano, masasabi ko rin I'm not trusting the Lord by doing it by own sa sarili ko lang kaparaan. Kasi syempre, di ba, bilang tao, napakadaming way eh. Lahat ay gagawin na mga way para lang ma-solve ang problem. Pero ang iniling lang naman ng Lord is to fully trust, mag-trust sa Kanya. Which is very simple word, pero minsan napakahirap gawin yung ganong trust. So para sa akin, masasabi kong I fully trust the Lord when I defend or nagbe-base lagi sa word niya na nare-receive ko, sa promise niya na nare-receive ko. So yun, sa akin. Ikaw na daw magtawag ng next, JL. Si ano? Si Daisy. Tol, ikaw daw, Tol. Ayun, siya na lang. Ano pa ulit, yung tanong mo, Tol? Ano, Tol? Paano mo nakikita yung sarili mo na kung nagtitiwala ka ba sa Lord or nagtitiwala ka lang sa sarili mo kahit sa mga simpleng ginagawa mo sa pang-araw-araw? Or paano mo siya nakikita o yung pagkakaiba ng dalawa? Or meron ka, nakikita mo ba yung pagkakaiba? Parang gano'n. Sa ano, depende naman yan, di ba? Kung ano yung ano. Sa akin, parang siguro every time na ano, na na-realize ko yung mga bagay na ano, na hindi ko rin dapat gawin. Then, let's say, for example, tawag doon, yun, next time pag example, yung sa bagay na na, di ba yung na-scam nga, and then, ang dami na, doon para sa situation na yun, ang dami na palang remind sa akin ng Lord, kasi, ano, bali, 4 times nag-failed yung transaction, pero patuloy pa rin ako, tuloy ko pa rin ginagawa yung bagay na yun. Then, after the situation, just, nalaman ko na scam pala, yun na gano'n, syempre medyo na nalungkot, medyo ano, tapos na-realize ko yung ano, yung mga bagay na ano. Yung after ko yung nalaman yung gano'n, parang mas nag-rely pa ako sa mga gustong ipagawa kasi sa akin. Then I realized din na tawag doon na hindi ko rin dapat masyadong sinusunod yung sarili ko. Kung ano yung dapat kong gawin. Dapat pala si Lord. Kasi si Lord pala, ang dami na pala niyang ginagawang reminder sa akin. Pero hindi ko yung ginagawa. So, ang nangyayari sa akin that time, na parang mas nag-ano ko na magtiwala din sa Lord. At the same time, yun, parang mas nagiging, ano, nagiging strong yung faith ko sa kanya. Kasi kagaya nga sabi ni Pastor JL, na karuktong anong
trust yung faith. Nandun yung mas nagtiwala ako sa Lord kasi hindi niya rin ako pinabayaan. The same time, tawag doon, hindi ako na mismo ng scammer personal. Tapos kasi diba yung reason nung scammer is na-accidente yung father ko. So, ayun, praise God kasi hindi naman pala totoo. Kaya ayun, nagtiwala ako sa Lord na ano, doon sa bagay na yon kasi doon pa lang nakita ko yung pag-iingat niya sa akin. And then, ginagawa ko din, minsan, ano eh, nakikinig din ako sa mga taong ano, kunyari pag may problema akong pinagdadaanan, I open up sa mga tao. Alam kong mas strong yung faith sa akin. Then, yun, mas malalim sa akin sa Panginoon, ganun, ginagawa ko din. Ang tawag doon? Alam ko kasi ginagamit din sila ng Lord. Naniniwala ba kayo guys na pag mga ganun minsan hindi nyo maramdaman si Lord, pero si Lord gumagamit siya ng mga tao para i-remind ka. So, ayun, doon pa lang na magtiwala pa sa Panginoon kasi kahit hindi natin siya minsan nararamdaman sa sobrang dami ng problema kasi gaya nga na sabi ko kanina, parang mas nakikita ko yung problema noon, nung time na yon. Pero hindi ko nakikita yung kayang gawin ng Lord sa buhay ko. And yun, si Lord, gumagawa siya ng maraming way para, ano, hindi kailangan lang, sundin mo ko ano yung ano. Ginawa ko na kasi yun eh. Sabi sa akin ng taong pinagsabihan ko din na kailangan mag-ask ka muna kay Lord kung ano yung dapat gawin. So, yun yung ginawa ko. Nagtiwala pa ako ng sobra kay Lord. Kaya ay salamat sa Lord. Yun yung way ko. Yun yung ano. Yun yung para sa akin. Thank you, Tol. Sino pa may ano? May... Si Ruth. Hindi ko siya sumagot. Ruth, ikaw daman daw. Ayan, sa akin po. Sa question ni Kuya Erica. Paano natin mapapakita yung pagtitiwala sa Panginoon sa mga simpleng bagay? Tama ba, Kuya Erica? Oo, paano mo makikita sa sarili mo na kung nagtitiwala ka ba sa Panginoon or nagtitiwala ka lang sa sarili mo? Or paano mo siya na-depreciate? Ako siguro, masasabi ko nagtitiwala ko sa Panginoon kasi every time na ano, through prayer talaga. Kasi every time na kahit ano, bago kami lumabas ng bahay, papasok ng trabaho, nagpe-pray talaga kami sa protection ng Panginoon, sa guidance ng Lord sa buong araw. Even si Papa, bago kami kapag nagpapaalam kami, lagi niya kami pinagpe-pray na ano. Yung simple prayer na ano, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo ng Panginoon. Yung simple na word na yun, maikling prayer na yun, laging ano, alam namin nag-work kasi maraming times na muntik-muntikin kami ma-aksidente at purihin naman ng Panginoon kasi dahil nga sa simple prayer na yun, alam kong sinasamahan kami ng Panginoon at pinapakita niya kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Yun nga lang kahit, di ba minsan kahit Christian na tayo, may mga times pa rin na parang hirap pa rin magtiwala sa Panginoon. Yung parang laging last option natin si Lord. Yung kapag nasa problema tayo, kapag kailangan natin, yun nga, pag nasa problema tayo, yung problema, pinoproblema pa natin. Kaya, ano, wala tayong kapayapaan. Kaya, mas lalong bumibigat yung, ano, yung, hindi kasi kayang solusyon na ng, yung problema ng pag-aalala mo sa problema. Kailangan mo ang Panginoon para masolusyonan yung mga problema na yan. Kaya nga lang minsan, kapag yun kung kailan sagad na wala na tayong lakas, parang hindi natin kaya, saka lang tayo lalapit sa Panginoon, which is dapat simula pa lang ng problema natin, ang una natin nilalapit na sa yung Panginoon kasi alaman natin na sabi nga ng Panginoon sa Romans 10 verse 11 na ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, hindi mapapahiya. Diba? Katulad ng ginawa ni Elijah, kung paano pinatunayan ng Panginoon sa lahat na siya yung totoong Diyos.
yung Diyos ni Elijah yung totoong Diyos, hindi si Baal. Ayun. Tsaka si Lord naman sa buhay natin, kumikilo siya in mysterious ways. Naalala ko lang sa yung pag-fall ng ano Jericho, di ba? Yung mga Israelites, kung paano nila naka-counter yung buong Jericho. Nag-pray sila sa Panginoon. Kasi di ba kung gusto mo mapabagsak yung isang wall na yun, isang matatag na wall na yun, syempre ang expect may bibigyan ng Panginoon, wrecking ball, yung mga pang-demolish na mga kung anong mabibigat or whatever na mabibigat na mga pang-demolish na kagamitan. Pero ang binigay ng Panginoon sa kanila mga instrumento, tapos plus iikot ka lang sa wall. Kung ako, siguro sa panahon natin, wait lang, Lord, ba't bibigyan mo ako ng ganito samantalang hinihiling namin, ma-break namin yung wall na to? Bakit mga instrumento bibigyan namin tapos paiiputin mo kami habang nagpupuri? Parang malaking question mark. Pero dahil nga sa obedience ng ano ng mga Israelites, kumilos si Lord in mysterious ways na fall nga yung wall of Jericho dahil nagtiwala sila sa Panginoon. Ang gusto ko lang sabihin, malaki yung kayang gawin ng pagtitiwala sa Panginoon. Yun lang, kasi kaya niyang patunayan na si Lord kasama natin. Yun lang. Amen. And Ray, good job. Ganda na pagkakashare mo rin kanina. Next question. Tawag ka, Ruth. Tawag ako. Julius, bilang ngayon na kita ulit nakita. Hello po. Hey, yo. Hello po. Ano po ulit yung tanong? Pag-ulit yun. Wait lang, magta-type na nga ako. Hindi, para sa'yo, Julius, ano, sa halimbawa, pang araw-araw mong buhay, paano mo nakikita yung sarili mo na yung time na nagtitiwala ka sa Lord or yung sa mga time naman na nagtitiwala ka lang sa sarili mo? So, paano mo siya na nakikita yung pagkakaiba? Ganun. Kasi diba, katulad nga ni Elijah, kung paano siya, halimbawa, kinompare nga sa atin, napapagod or meron tayong mga incapabilities. So, sa iyo, sa personal life mo, paano mo nakikita yung sarili mo na natitiwala ka sa Lord kahit sa mga activities mo or nakikita mo yung sarili mo na hindi natitiwala sa Lord or nagtitiwala lang sa sarili mo? Okay. Paano mo siya nakikita yung pagkakaiba? Sige, or nakikita mo ba ganyan? ano po, may mga, para sa akin po, ano, may mga instances kasi, magsimula muna po ako kung paano yung hindi nagtitiwala, yung parang kung nakikita pag hindi ako nagtitiwala sa Panginoon. May mga instances na, lalo pag magaling ako sa bagay na yun, kunyari professional po ako sa bagay na yun, kunyari, ano po, kunyari, pinunta ako sa mag-build ng computer, ganito ako, ganyan, kasi magaling po ako sa ganun. Tapos, may contest, ganun. May mga instances po na, ay, kaya ko yan, magaling naman po ako yan, magaling ako sa ganito, ganyan. So, parang dun yung, may mga time na ganun na nagde-depend ako sa sarili ko kasi magaling ako dun sa bagay na yun. I'm professional to that thing. So, parang sa sarili na ako nagde-depend, hindi na sa Lord. Kasi, alam ko naman yun eh, professional ako. So, parang dun na nawawala yung pagde-depend ko kay Lord. And, kapag ano naman po, shirt lang yung sa akin, pag nakikita ko naman po yung nagde-depend ako sa Lord, simple na lang po, it's when I'm very hopeless na. Meron ring instances na simula pa lang, lalo na pag kinakabahan ka or hindi ko kaya yung gagawin ko, yung ganito, ganyan. Doon talaga ako nagde-depend. Mas committed yung heart ko na mag-depend kay Lord. Kasi, ano, but for simple things, siguro sa, minsan kapag sa akin din po kasi kapag mga simpleng ba, sa utak ako, Lord, kaya mo na po ito. Ganun po. Kusa na po yung utak ko, lalo na pag,
yung kapag lagi kong dala-dala yung word, nag-empty up, nakapag-devotion o nagba-Bible reading po, ano po, parang minsan kasi nangyayari sa akin, parang kusa na yung utak ko na nagsasabing ano, kusa na yung utak kong nagde-depend kay Lord na, Lord, kaya mo na yan, Lord, kaya mo na yan, kusa nang nag-ano. And that way, parang, ano, may isip mo na rin na mag-depend kay Lord, mag-ganito, ganyan. But for, sa ano po, sa hindi po pag-depend, yun po, yung kapag-professional na po ako sa bagay na yun, ganun. Yun lang po yung naisip ko. Kasi ganun po ako eh, kapag, personally po, ganun po ako minsan kapag, ano, kapag magaling ako sa bagay na yun, nakakalimutan ko pong mag-depend kay Lord. Kapag sobrang galing ko sa ganito, kapag nasabak ako sa ganitong situation, but and I'm good at that situation na parang kaya kong umalis, kaya kong i-overcome, madali lang para sa akin i-overcome. Nawawala na 'yung pag-depend ko sa ano, sa word at pag-depend ko kay Lord kasi ayun po, nagde-depend na po ako sa sarili ko. Yung simple lang po. Yun. Oh, pang finale, Joshua. Rene pa. Sige po. Si Rene ako, daw. Si Rene nga pala. Sorry. Oh, si Rene. Akin po, simple lang po yung akin. Nakikita ko po na parang hindi ako nagtitiwala kay Lord kapag medyo nahihirapan ako sa mga bagay na ginagawa ko. And nakikita ko po na nagtitiwala ako sa Lord kapag naging smooth na lang po yung mga bagay na ginagawa ko. Kasi ano, dun sa naalala niyo po yung sa ano, sa may Philippians chapter 4 verse 13 na sabi din no Paul na ano, I can do all things through Christ who strengthens me. So yun po na sa akin ano, nakikita ko na nagde-depend ako kay Lord kapag naging smooth na lang yung mga bagay na ginagawa ko. So yun lang po. Sugot na rin po ako bago yung finale natin. Thank you, Rene. Ako naman po, ano. May question ako. Simple lang din. Mahigit masasabi ko po na, ano, na hindi ako nagdedepende sa sarili ko kapag, when I try to find ways how to solve the problem instead of letting the Lord do his work, ganun. So, ayun. Parang yun. Yun na din yung sagot ko. Na hindi ako nagde-depende ako sa sarili ko kapag, ano, kapag nag-e-effort ako, yung sobra-sobra yung effort ko para lang maayos yung isang bagay or matugunan yung problema ko, ganun. And then, masasabi ko na nagde-depende ako sa Panginoon kapag, I just trust the Lord and kumbaga hinahayaan ko lang na hindi ko pinoproblema yung mga kailangan ko, yung mga problema ko, ganun na hindi ko dapat, like, kapag hindi ko pinoproblema, ayun, masasabi ko na nagtitrust ako sa Panginoon. At saka kapag ano, nagdedepende lang ako sa mga pangako ng Panginoon. Ayun po, masasabi ko po na nagtitrust ako sa Panginoon in that way. Yan lang. For the finale. May sasagot po pala ako, verse lang, yung sa Proverbs 3:5, yung ano, trust in with the Lord in, no, ano? In all your heart. Diba? Trust in the Lord with all your heart, and lead not on your own understanding. So, ayun, yun lang. All your ways. May tanong daw kanina si ano, si JL. May tanong ako. Ano nga pala yun, Pas? Sa tingin nyo, bakit kaya sinabi ni Elijah dito na I have had enough? Di ba nabanggit yun? Kasi di ba yun yung reason kung bakit gusto niya mag-give up? Yun sabi niya ay, ano, I have had enough. Pero sinabi niya, ano eh, I am no better than my ancestors. Pero sabi niya, enough na. Pero sabi, kasunod naman noon, sabi niya ay, ano, ano yun? I am no better than my ancestors. Ganda, no?
Ah, tol. Ikaw na, tol. Parang pagkalalim ata ng tanong ko. Ano? Sige. Ako si Josh muna. Anyway. Ano? Sa akin siguro, siguro connection din ng ano sa question ko kanina. Kasi nga, si Elijah, pwede or possible na natitiwala siya sa Panginoon. Kasi kung makikita natin na ginagawa niya yung kung ano yung sinasabi ng Lord. Pero bakit dumating nga sa ganung time na sinabi niya I had enough or parang pagod na siya. Sa tingin ko, yun nga, ginagawa niya yung will ng Lord pero ang reliance ng strength niya or ginagawa niya yun sa pamamagitan lang kung paano niya naiisip na gawin yun. Parang yung sagot ni ano ni Julius kanina na kaya ko naman to eh bakit pa ako mag-ano parang alam ko yung will ng Lord so sige ito gagawin ko so ginagawa niya possible ang ginagawa niya in his own strength so kaya dumating sa point na napagod siya kasi yung reliance niya sa sarili niya ay nakita niya merong limit so napagod siya so kaya siguro niya sinabi na yan na. And kaya siguro din niya sinabi na I am no better from my ancestor fathers. Dahil nga nakikita niya yung sarili niya na parang walang ano walang nagawa compared doon sa mga nauna sa kanila. So nakikita kasi natin yon pag sa mga nagtitiwala nga tayo sa ating sarili. Kasi kung makikita natin yung sarili natin na natitiwala sa Panginoon, ang strength ng Lord, yun yung magiging strength natin. Yung mga promises niya, katulad nung sino ba nagsabi ng si Ray yata, yun yung magiging encouragement or hope natin para magpatuloy. So, yung tiredness, siguro kung si Elijah ay ang strength niya ay nagre-rely sa Panginoon on that time at hindi sa kanyang sarili, hindi niya siguro makikita yung ganong tiredness niya. Yon lang. Kaya siguro ganun yung nasabi niya. So, nakita ko na pwede pala tayo na gawin natin yung will ng Lord na umaasa lang sa sarili natin. Ano. So, isang bagay na nakita ko kung paano din tayo tinuturuan ng Lord na ang pagsunod sa kanya or yung paggawa ng will niya is hindi rin nakadepende sa atin. Kailangan din depende yung strength natin, yung resources natin, ganyan, or yung pagtitiwala natin sa kanya. Kasi siya yung magsusustain natin, magsusustain sa atin. Kung paano rin nagsustain siya kay Elijah nung time na yun. Yan lang. Si Joshua na kung ano next. So, anong sasagutin ko yung ano? Yung kay Eric? Siguro yung sagot ko. So, pagsabayin mo kati kay JL. So, ano, sa akin, yung part dun sa tanong ni Eric, siguro, the difference when I trust in the Lord or not is when I humble myself to inquire of the Lord, to seek the Lord in every decision that I make, from the smallest to big decisions. For example, pag sa work, pag may mga steps akong gagawin, every time na hindi, I'm unsure, I pray, I come to the Lord, Lord, ito yung plano ko, anong pwede natin gawin. Ang pinakasimpleng bagay, for example, na ginagawa ko, simple decision, is when I'm buying things. Kahit sa mga simpleng bagay, Lord, for example, in buying a cellphone, in buying yung mga instruments na gusto ko, for example, yung the stick, yung mga earphones, even those little things, tinatanong ko kay Lord, Lord, ano yung masasabi mo? Kasi parang ang mindset ko is parang si Lord lagi ko lang siyang kasama. Lagi siyang parang kaibigan, tatay na kahit sa mga simpleng bagay natatanong ko siya. Kasi yun yung mga time na nagtatrust ako sa kanya. Pag hindi kasi yun yung time na
I'm being prideful. I'm looking at myself as someone na invulnerable. So someone as strong, but I'm not. So ayun. Other questions, no? Yung kay Pastor JL pa, sir. Copy paste. Magic word, copy paste. Ako ano? Di bagay sa iyo. Yung question ko kanina, actually kaya ako na question 'yun kasi naano ako eh sa passage na 'to. 'Di ba? Sabi niya wala na eh, pasuko na talaga siya eh. Pero 'yun, katulad ng sinabi ni Eric kanina, sometimes kasi anyway, self-sufficiency yung nangyayari. Pero ang ano ng Lord kasi dito, 'di ba ang response ng Lord, makikita din natin dito sa passage eh. Nung kumain si Elijah, he was strengthened. And nung na-strengthen siya, 40 days na, I mean 40 days na na-sustain siya. Sustain siya. So, kakaiba yung ano yung sufficiency na ano na nagmumula sa Lord. So, at saka ano eh, ang sagot pa ng Lord dito, ang sagot ng Lord sa verse 7, get up and eat for the journey is too much for you. So parang, alam mo yung ano, dead end ng buhay ni, dead end ng life ni Elijah, yung talagang dead end na yung wala na talaga. Tapos, sa Lord, the journey is the journey is too much for you. So ibig sabihin, di ba yung journey, ito yung ano, tumutukoy sa mga journey natin. Parang kay ano, parang kay Elijah. So, nandun na siya sa ano eh ending point ng life niya na gusto niya kahit ano nga eh, sabi niya kunin mo ng buhay ko Lord. Pero ang sagot ng Lord sa kanya yung journey pa niya mahaba pa. So ibig sabihin noon pag tayo ay nagdepende sa ano sa sufficiency ng Lord, sa supply ng Lord sa atin. Totoo naman na ano na yung journey mahaba pa and then ano masusustain talaga tayo na pag tayo ay nagtiwala sa kanya. So relate din kanina 'yon yung tanong ni Eric na ano paano natin ma-distinguish if we trust in the Lord. So yun siguro kaya ako siguro na tanong 'yon. Yun lang naman sa akin ang ano ko ngayong gabi sa message. Okay. Okay, may share lang din ako. Gusto ko lang dugtungan yung ano, sinabi ni JL pagdating sa sufficiency ni Lord. Kasi 'di ba dito, yung angel of the Lord gave food and drink to Elijah. Naalala ko lang yung verse na dalawang verse na to. Yung una is Matthew 4 verse 4. Man does not live on bread alone but every word that comes from the every word that comes from the word of God. So parang kung si Elijah dito at this point physically exhausted siya, spiritually so exhausted. Tayo din dumarating din tayo sa point but ang maganda kasi dito, hindi lang yung mga physical foods yung pwede mag-strengthen sa atin. But it's the Word of God. Sa John 6:35, ito, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So, ang sagot pa rin sa lahat ng mga pinagdaraanan natin is Jesus. It's Jesus alone yung kasagutan. It's not Jesus plus yung ako, but it's Jesus. It's all Jesus yung, si Jesus pa rin yung kasagutan. And then si Jesus yung magsusustain sa atin. Maganda kasi dito, kung dito sa verse na to, ang pinovide is food and drink. Si God, kasi alam na niyo kung ano yung makakaharapin natin eh. Christian life natin is so much
stressful, so much exhausting. He gave his only son, Jesus Christ. So, yun yung parang nag-take home ko din dito sa senior ni Rachel kasi parang it talks about down moments natin. But si Jesus pa rin yung kasagutan. Si Jesus will encourage us. Si Jesus will sustain us. So, naalala ko lang Matthew 4 verse 4 tsaka John 6:35. So, yun lang. Mamaya na yung ibang tanong ko. Ikaw naman daw tumawag, Josh, para sa tanong ni JL. Ano na ba? Ano na tayo? Sige. Si Rachel. I not get a free pass. Uy, bago yun ah. Free pass. Wala po bang, wala po ba? Call a friend, Daisy. De, ano na yung tanong yun sa I have had enough, pero I am no better than my ancestors? Yun po ba yun? Oo. Sige, call a friend, Ati Ruth. Mukhang nasagot naman na kanina. Ano naman? Okay naman yung sagot ni Pastor JL. So, copy-paste. Yun na yun. Copy-paste. Lusot! O baka may tayo question dyan naman kayo. Kaya na mag-guess. Si Ray, baka may question. Totoo siya din next year. Baka may question ka din sa amin. Kasi meron pa ako lima rito. Dami ah. Okay na po ako sa ano. Sige, Eric, bawasan mo ng isang question mo. Ano? Si Eric, bawasan ng isang question mo. Lima pa naman yun eh. Sige. Ay, yung ano, yung pangalawa, tawag dito. Bakit, isa idea nyo, bakit kaya, tingin ko marami naman siguro makasagot. Bakit kaya hinahayaan ng Lord, yan, katulad ni, ano, ni Elijah, na parang hopeless, ganyan. Or kahit in our present time, may mga tao na nagiging hopeless, bago, ano, bago, parang tulungan ng Panginoon, ganyan. Anong sa tingin nyo? Bakit kaya? Or ba't kaya inahayaan ng Lord na ganun muna? Sir, sino pong unang sasagot? Yung huli kanina. Presentation? Si Rene. Joke. Si Rene muna. Tawag pa ulit na ulit. Rene, tawag ka ni Kuya mo. Ano, yun nga. Dali, asan ako yun? Oh, paano tayo, ay, bakit kaya hinayaan ng Lord na, yun nga, maging hopeless muna siguro tayo bago tayo tulungan ng Lord, katulad ni Elijah, or kahit katulad nga in our present time, na may mga tao na parang hopeless muna sila, alam niyo yun, na parang walang pag-asa na muna. Tapos, tsaka siya siguro or possible na tinutulungan ng Lord. Ano sa tingin niyo? Bakit kaya gano'n? Hello? Kasi pa, loading pa. Ako na lang, bigay akong idea para ano.
Ako. Dapat late din to si JL eh. Oh, meron. Sige, JL, ikaw na. Sige, ikaw na, bro. Ano, bago ko sagutin na, gagawa ako ng illustration. Merong isang ship. May isang ship na, hindi, wag na lang ship. Ano na lang. Merong isang tao na nalulunod. Diba, alam naman natin, familiar tayo doon. Tapos, diba yung safeguard, yung magliligtas sa kanya, ang gagawin ng liligtas sa kanya, ewan ko kung alam nyo to, alam nyo to eh, yung ano na to, scenario na to. Yung magliligtas sa kanya, gagawin niya, hindi niya agad ililigtas yun. Diba? Kasi pag pinuntahan niya yon, maaring kumawala pa yon. Magwala-wala pa. Parehas pa sila malulunod. Diba gagawin ng magliligtas sa kanya, hayaan niya na ano, yung talagang wala naman. Kasi pag niligtas niya agad-agad yun, may possibility na, ano, malaki yung possibility na malunod sila pareho. Kasi malakas pa yung ano, yung nililigtas niya. Gagawin niya, hayaan niya ngayon na ano, hayaan niya na manghina. At yung time na wala na talagang magawa yung nililigtas niya, doon niya ililigtas yung kanyang doon ililigtas ng Coast Guard na yon yung nalulunod. And then ganun din eh pag ship tapos yung taga shepherd niya. For example, nalaglag yung ship sa balon. Kasi pag kinuha yun ng ship niya, ano pa yun eh, gagalaw-galaw pa yun eh. Eh di may tendency na mahuhulog siya sa balon. So ang gagawin ng ship niya, yung shepherd niya ngayon, hihintayin niya na wala nang lakas yung ship. Kasi yung time na yon na wala na siyang lakas, hindi na siya makapag galaw-galaw. Doon naman yung time na ililigtas na siya. So tayo, ahalin tulad ko yung ganon, yung question, na bakit hinahayaan ng Lord. Kasi ano eh, ang tao, katulad ng sinabi ko kanina, ang tendency niya, hanggat kaya niya, lalaban yan. Hanggat alam niya sa sarili niya na, ano, kaya ko pa, lalaban at lalaban yan. Hanggang sa dumating yung time na talagang, wala na talaga, doon naman dumarating ang tulong ng Lord, yung help ng Lord. So, madalas, nangyayari din yun sa atin, sa ating present time. Kasi ano eh, it teach us to trust in the Lord and ano magano talaga sa kanya, yung talagang ibigay natin sa kanya yung hope natin sa Lord. So yun, I hope na nakuha niyo yung illustration. Yun. Oh, next na mga sasagot. Nawala si Julius, no? Oo, nagpaalam siya. Okay. Ano ulit yung tanong? Sorry. Ano? Yun nga, bakit kaya sa tingin nyo hinayaan ng Lord na yun, maging parang hopeless muna bago tayo tulungan? Bakit may mga ganun pagkakataon? Na ano muna tayo, parang wala ng pag-asa, ganyan. Tapos, yun nga, katulad ni Elijah, napagod muna siya. Nakita niya yung sarili niya napagod. Tapos, o di kaya, kahit sa panahon natin na kung makikipapansin natin, may mga tao na parang hinahayaan ng Lord na maging ano muna, mawala ng pag-asa, tapos tsaka tutulungan ng Panginoon. Bakit may mga ganong pagkakataon? Or ba't kaya hinahayaan ng Lord yung ganon? Mm-hmm. Pwede ba ako sumagot? Oo. Okay, kasi actually, mayroon akong parang medyo
similar na topic in regards to that. Doon sa buhay naman ni Job, yung nakita ko, meron lang akong few points doon na hindi ko sure kung na-share ko na to sa isang group namin nila, Rus dati. Pero siguro inahayaan niya na dumaan tayo sa mga testing, sa trials, kumbaga sa mga hopeless situations. Yung mga points, yung mga ano ko doon is to strengthen our character. Yun una. Kasi diba, in those situations, doon natitest yung character natin. And then, testing din ng faith natin. So, natitest ba pag dumaraan tayo doon? Natitest ba, do we still trust God in these situations? Or do we look for other options to answer our problems? And then, possible din na it's a form of discipline din ni Lord sa atin na hinahayaan niya lang tayong ma-experience yung mga ganung bagay. Parang yung ano, kung paano niya re-refine ang gold, kung na dinadaan talaga siya sa init para mawala yung mga impurities niya. So pwedeng pagdidisiplina din niya. Or pwede din na dinaan ka lang talaga ni Lord doon para may pakita kung ano yung power niya. Kung what he can do. Kasi kung titignan natin, doon kay Job, di ba si Job is pwede natin sabihin na solid Christian siya, wala naman siya ibang ginawa, but still nawala sa kanya lahat. Pero at the end, God revealed na ginawa niya to because doon nakikita, doon mag-glorify si Lord eh, kung gaano ka dark yung pinagdaraanan natin. Doon makikita kung gaano ka kaliwanag yung power niya. Yung power to save, his power to heal, his power to provide. So, hindi ko napapahabain kasi baka maging ibang discussion yung ano. Yeah. Next, Daisy. Thank you, Josh. So, sa akin naman, for me, kaya gano'n na parang pinapa-experience mo na nasa natin na muna sa atin ni Lord yung mga ganong paghihirap. Siguro, meron din kasi yung pagtuturo dun eh. So, syempre, di ba, wala namang isang bagay na, kunyari, for example, di ba, sa work, tawag doon, syempre, di ba, wala namang trabaho na madali ngayon, di ba? So, para bago mo makuha yung income mo o yung salary mo, kailangan paghirapan mo muna, di ba? So, ganun din tayo kay Lord. Bago natin makuha yung gusto nating ano, bago natin malagpasan yung problems na pinagdadaanan natin, meron muna yung by process kasi chine-check din ng Lord kung after ba nun is magtitiwala ka talaga sa kanya or ano, or what? Or tinitingnan din ng Lord yung faith mo, kung strong ba ito. Tapos, gusto rin ng Lord na ano, yung parang, hindi tayo maging, anong ba tamang term sa ano. Basta parang maging easy to get na. Kasi syempre, di ba, ang normally ngayon sa mga tao, di ba, lumalapit lang sila kapag may problema. Lumalapit lang sila kay Lord kapag, ano, dumadaan sila sa matinding situation. Di ba? Tapos, siguro, sa sobrang nakakalimot na din tayo sa Lord, wala na din time. Siguro, way na din yun ng Lord na para makita natin na nandyan lang siya lagi sa atin. Tapos, tawag doon,
Tinuturuan din niya tayo paano maging overcomer sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kasi hindi tayo magiging overcomer kung hindi natin naranasan yung paghihirap. Kung hindi natin, kung lahat ng bagay is parang nagiging madali lang para sa atin. Siguro yun. Sa akin, yun lang para sa akin guys. Kasi yun nga. Tinuturuan tayo na ni Lord niya maging overcomer. Yun, di ba? Lahat tayo mga Christian, di ba? Kailangan tayo maging overcomer lahat. Kung parang yung ano eh, yung parang yung your weakness is to become overcome. Di ba? Yung parang yung magiging, yung mga kainaan mo before, yun yung magiging over, ang tag doon, ma-overcome mo yun someday. Yun yung gusto nang gawin sa atin ng Lord. Kaya, hindi naman literally na gusto talaga tayo pahirapan ng Lord. Ang gusto lang ng Lord, ma-overcome natin yung mga bagay. And meron siyang dinuturo. Yan lang. Agree ako. Si Ruth. Sa akin siguro, pero Choppy ba si Ruth? Choppy ba? Na parang sa session na tayo sa kapag pumapasok si Lord sa exam. Chubby. Kasi alam ko. Both. Yan, okay na? Hello? Okay na. Okay na? Okay na. Okay, alam ko lang delay. Ayan, sige. Siguro para sa akin kung bakit tawag ito, kung kailan hopeless na doon natin sa hopeless situation sa kasi papasok sa exam. Para siguro mas ma-appreciate natin yung tulong ng Panginoon. Kasi di ba, may mga tao na nakilalang Panginoon sa panahon na nandun sila sa sobrang hirap na kalagayan. Mas na-appreciate nila yung tulong ng Panginoon. Yun yung nakikita kong kapag mas na-appreciate natin kung pumasok sa eksena kapag nandun na tayo sa last option natin. Kasi nabanggit siya na lahat eh. So, additional lang yung akin. Ako may short additional lang din. Okay lang. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. So, it's a great short reminder lang sa atin na during our weakness, doon nakikita yung grace ni God. Doon naman magnify yung grace ni God. So, ayun. Amen. And ayun, dagdag ko lang din pala is just a test din para sa ating lahat na kung after ba ng ganong matinding situation ang nangyari sa buhay mo is still magtitiwala ka pa rin ba sa Lord or hindi na. So, ako din kasi nabasa ko na rin kasi yung buong book ng Job. And sobrang na-amaze talaga ako dun sa buhay ni Job. Kasi after all things na nangyari sa kanya, lahat ng bagay na meron siya na wala. Family niya, mga bahay, di ba lahat. Pero still, nagtiwala pa rin siya sa Lord sa huli. Doon gusto rin makita ng Lord kung talaga bang nagtatrust tayo sa kanya.
in terms of sa dami ng pinagdadaanan natin na problema sa buhay. Kaya tinetest din ng Lord na kailangan magdaan ka muna sa sobrang hirap na situation bago ipakita ni Lord yung miracle ways o yung mysterious ways na ano, kayang-kaya niyang gawin. Sa akin, same din naman. Actually, na ganun din naman yung answer ko. Nag-rely lang ako dun sa sagot ni Joshua siguro. Maganda example yung kay Job, no? Kasi kung matatandaan natin yung story niya, lahat talaga nawala sa kanya. Pero siguro ang i-example ko siguro si ano, yung time ni Lazarus. Kasi kung matatandaan niyo rin yung story niya, or kailan niyo naman si Lazarus, di ba? Hindi. Yeah. So siya yung namatay muna bago siya binuhay ng ating Panginoong Jesus. So kung makikita natin doon na ano na yun nga patay na si Lazarus na halos yun eh, isang parang example ng hopeless na bakit hinayaan kaya ng Lord yung ganung bagay bago siya halimbawa na although alam natin na binuhay siya ng ating Panginoon. Bakit hinayaan mo na mamatay bago binuhay? Bakit hindi na lang parang pinagaling si Lazarus para nagstay siya alive ganyan. So ako isang point siguro hinayaan siguro yun ng Panginoon para una makita natin na tayong mga tao is limited kanya katulad ng sinight na verse ni Joshua na meron tayong mga weakness, meron tayong incapabilities. Kasi kapag hindi natin nakita yung ganung bagay katulad ng sinabi ni Daisy, tingin ko hindi tayo magtitiwala sa Lord or hindi natin kailangan ng Panginoon. Naalala ko nga yung nung time na nagko-question ako sa Lord kasi nga nung time na maliit ako hindi naman ganun kumbaga mahirap kasi although hanggang ngayon mahirap naman pero ang question ko kasi before nun sa Lord na nung bata ako na parang bakit kung sino yung kunyari ako nagtitiwala ako sa Lord bakit kami mahirap yung gato. So naisip ko, sabi ko, paano kaya kung mayaman ako nung time na yun? O di kaya meron ako ng lahat ng bagay na gusto ko. May maganda akong bahay, lahat ng pagkain na gusto ko, nakakain ko, lahat ng bagay na gusto ko, nabibili ko. Magtitiwala pa kaya ako sa Lord? Or kailangan ko pa kaya siya? Siguro hindi. Kasi nga, una, kaya ko naman eh. Kaya ko mabuhay, mag-isa. Kaya kong sustain yung sarili ko. So, bakit po kakailanganin ng Panginoon? So, siguro, yun din yung isang possible reason na bakit tayo na hinayaan ng Lord sa ganung bagay para makita natin na tayo ay may mga incapabilities at limitations. And makita natin yung need natin sa Panginoon. At sa ganung bagay, katulad nung time ni Lazarus, napakilala kung sino ang ating Panginoong Jesus. So, siya, napakilala niya na siya ay tunay na Diyos, na anak ng Diyos na nakakapagbuhay ng patay. So, yun, yung isang point na hinayaan nyo ng Lord para makilala natin siya. At yung pangalawa, patulad ng sagot ng Diyos, para mag-glorify ang ating Panginoon. Kasi, pag nakita natin yung ganung bagay, na which is mahirap nga kung meron tayo nung lahat ng kailangan natin, hindi natin siguro glorify ang Panginoon. Siguro, hayaan lang natin na dahil nga, hindi naman natin kailangan ng Lord. Eh. So, bakit pa natin siya bibigyan ng honor? Bakit pa natin siya bibigyan ng praise? So yun lang yung sa bakit hindi nag-end ang Zoom? Magandang first time mata ni Reggie. First time yata ni Reggie. First time. Yun na lang tanong ko. Naisip ko eh. Nag-notice ko kanina, sabi we removed the 40-minute restriction for you. Something like that. Sabi po. Pero nakapag-host ka na before, be? Hindi pa po. Ayun. Kaya pala. Dapat may mag-premium na para ano. Gusto niyo mag-Google Kinaalam Meet? Kinaalam ko yun, guys. Google Meet kasi walang limitations eh.
kahit ano. Pag premium na lang ng Zoom. Kayo baka may ano kayo, question kayo. May tanong ako. Wala na. Ayun si Pastor. Kailan tayo magkukulab? Di ba lahat naman dito mga musicians? Tapos ano ni Ate Daisy, i-YouTube niya. Hindi naman. Pwede. Parang alam ko yung plano mo ah. Si Root, all around niya, pinagsasabay niya yung drums, bass, guitar. Wow. Hindi daw makakunik si Root. Ayan na, okay na. Wait, si Root? Root? Meron na akong egg shaker dyan. Accompaniment sa drums ni Daisy. Root, asa ka si Root? Dito naman na siya, nakapasok na. Itutur ko kayo sa music room namin. Di pa po yata siya nakakonnect sa audio. May pastor na nagagano. House tour ah. House tour. Parang si Root ah, house tour. Hindi pala BS tong inatinan ko. Ano eh? Welcome to my vlog! Ay, grabe oh. What's up, guys? Hello, guys. What's up? Hello, guys. Welcome to my vlog. Hello, vlog. Welcome to my guys. Pwede pala eh. Si Root. 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 Wala daw siya marinig. Ano bang, hindi siya naka-ano? Hindi siya naka-what? Ina-unmute ko siya eh. Nag-asa ko ng unmute sa kanya. Hello. Ayan. Ayun. Root? Po. May plano next week. Ano po 'yon? Ikaw mag-opening, ikaw mag-opening, ikaw mag ikaw magle-lead ng ano message, ikaw din ano magpe-praise and worship. Hindi yata niya na. Hindi yata eh. Ano ba plano mo, Pastor? Eh tanong niyo si ano, si Joshua. Ay, Josh. Naku, nagamang na naman, oh. Wait lang, doon ako salit ng message. Ano daw? Seryoso, may egg shaker ako dito. Di ba pwede namang mag-collab pag sa Zoom? Pwede. Paano ba nila ginagawa? Nag-iisang nagtutugtog o minsanan? Nire-record po yata yun. Sino kakanta? Ikaw. Okay, ready? 1, 2, 3, go!